Magandang araw po, Team Bicol. Ako nga po pala si Rickmar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rick. Hango ito sa pangalan ng aking mga magulang na Ricardo at Maribet. Kasalukuyang nakatira ako at ang aking pamilya sa Aklan. Magtatatlong taon na ako sa koleyo sa aking kursong kinukuha ang Criminology. Kabaliktaran sa normal na stereotype ang aming mga Criminology student. Masasabing hindi ako gaanong matinik sa mga babae. Minsan pa nga, napagkakamalan akong manyak kahit ngitian ko lamang ang mga ito. Katangiang hindi ko namana sa tatay ko nalapitin ng mga chicks. Lagi nga itong pinag-aawayan nila nanay dahil meron pa rin lumalapit rito kahit na magkasama pa sila. Kaya nabuo kaming limang magkakapatid dahil sa pag-aaway-bati ng aming mga magulang. Ako ang panganay, kaya ako ang tagaawat sa mga lumalalang away ng mga ito. Walang bisyo ang tatay, maliban na lamang sa babae. Umiinom ito, pero minsan lang. Isa sa hindi ko malilimutang away nila na humantong sa hiwalayan noong nasa senior high school pa lamang ako. Tatlong buwang buntis ang aking ina. Hindi na nga ito alam ni tatay noon. Halos tatlong taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat ng nangyari. Matatandaan kong araw ng Sabado yun. Nagising na lamang ako dahil sa ingay ng mga sasakyan na nagmumula sa harapan ng bahay namin. Hindi pa ako nakakabawi ng tulog mula sa sunod-sunod na puyat buwan sa pagre-review para sa final exam namin. Kahit natakpan ko pa ng maraming unan ang tenga ko, rinig na rinig ko pa rin ang ingay ng mga sasakyan na animoy ginamit pa noong panahon ng lola ko sa tuhod. Hindi naman jeep ng tatay ko iyon dahil Sabado at wala siya sa pasada. Bad trip naman, ho? Sayamot ay bumaba ako mula sa aking kwarto. Naabutan ko ang tatay kong nagkakapi sa sala habang ang kanyang tingin ay nasa labas ng bintana. Saglit niya akong tiningnan na parang naistorbo ko siya sa pag-uosyoso niya sa labas. Oh, anak, ang aga natin ah. Akala ko ba tanghali ka nagigising eh? Sa tingin niyo, nakakatulog pa ba ako sa ingay? Kanino po bang sasakyan niyan? Parang lumang-luma na. Dapat binibenta niya sa junk shop eh. Eh, kaya aga-aga. Mainit na naman ang ulo mo. May bago tayong lipat. Hindi ba't nabanggit ko na sa inyo yan nung nakaraan? May nakabili sa bahay at lupa dyan sa tapat. Dito na sila titira, buong pamilya nila. Humigop na lamang ito ng kape habang nakatnadaw sa bintana ng bahay kung saan kitang-kita ang bago naming kapitbahay na nagbababa ng mga gamit. Maya-maya'y bumukas ang pintuan ng bahay namin at bumugad ang nanay kong bagong dating mula sa palengke. Oh, Kading! Ano pang tinutunganga mo dyan? Tulungan mo ko rito sa pinamili ko! Ito na, my darling. Nagpapagod ka na naman eh. Ako na lang sanang na malengke. Naku, Harding, magtigil-tigil ka dyan ha? Para ano? Para magkita na naman kayo ni Chona na tindera ng isda sa palengke. Ayan ka na naman eh. Tamang hinala. Pati ba naman si Chona na tawaran ko lang noong nakaraan? Pinagsisilosan mo pa? Hindi na nga ako dumaan dun sa pwesto niya dahil napahiya na ako sa tao. Bungangaan mo ba naman? Abay, totoo naman kasi. Akala mo ba hindi ko napapansin yung tinginan yung dalawa? Para kayong uod na inasinan? Isipin mo na ang gusto mong isipin. Walang namamagitan sa amin ni Chona. Awat naman po muna kayo sa pagbabangayan nyo. Ang aga-aga eh. Dagdag pa kayo sa ingin ng sasakyan. Tumahimik naman agad sila. Dumiretso si nanay sa kusina para maganda ng pananghalian namin. Lumabas na lamang ako ng bahay para tingnan mabuti ang bago naming kapitbahay. Hindi ako chismoso. Curious lang ako. Matagal nang abandonado ang nasabing bahay na nilipatan nila. Luma na ito at may mataas na damo na sa paligid at ang dingding halos ginagapangan na ng halaman. Isa itong bungalow na may pinturang kupas.
Marahil puti ang kulay ng pader nito noon, na ngayon ay malapit nang maging dilaw dahil sa kalumaan. Hindi ko na naabutan ang may-ari ng bahay. Ang sabi ni nanay, isang taong gulang pa lamang ako nang mamatay ang may-ari, at ang mga anak naman nito may sarili-sarili ng pamilya na nakatira na sa ibang bansa. Napadpad ang tingin ko sa gawin ng isang babae. Maputi ito, kaya agaw pansin. Ngumiti siya sa akin at kumaway. Wala akong nagawa kundi kumaway na lang din pabalik. Mababa lang kasi ang bakod ng bahay namin, kaya nakita agad nito kung sino ang dumaraan. Welcome po sa bahay namin! Tango na lamang ang isinagot niya sa akin. Bumalik ito sa ginagawa niyang pagbababa ng mga gamit mula sa truck. Isa itong lumang modelo ng Crosswind na parang hindi na naaalagaan. May lumabas na matandang lalaki mula sa sasakyan, para bang mukhang nasa 50 taong gulang na. Matapos mapatahimik ang ingay na nagpagising sa akin, lumapit ito sa kinaroroonan ko na may ngiti sa mga labi. Magandang araw sa iyo, iyo. Nandyan ba ang mga magulang mo? Pasensya ka na sa ingay, ha? Hindi pa kasi naayos ang makina ng sasakyan ko. Naistor mo ko ba ang tulog ninyo? Oho, pero medyo lang naman po. Nahihiyang napakamot ito sa kanyang ulo na halos sakupin na ng uban ang ilang itim na buhok nito. Ay, ganoon ba? Ay, pasensya ka na talaga. Siya nga pala. Ako si Eduardo. Manong Ed o Tatay Ed na lang ang itawag mo sa akin. Anak ko naman ang kasama kong lumipat eh. Yang maputi, si Mary. Parang kaidaran mo nga lang siya eh. Ako nga po pala si Rickmar. Rick na lang po. Mukhang dami niyo pong dalang gamit, ha? Eh, oo nga eh. Ang karamihan dyan ay gamit ko. Nangungulekta kasi ako ng mga antik. Pwede ko po bang makita yung mga koleksyon ninyo? Abay, oo naman. Sasabihan na lang kita kung maayos na ang mga gamit namin, ha? Osha, dito na muna ako, ha? Marami pa kasi akong lilinisin. Sige ho, pasok na ako sa loob. O sige, nice meeting you, Rick. Pagkapasok ko ng bahay, naabutan ko ang kapatid kong lalaki na kusot-kusot pa ang mga mata habang pababa ng hagdan. Mukhang bagong gising pa lamang ito. Pambihira ang lalim ng tulog. Hindi man lang siya nagising sa ingay. Good morning, kuya! Saan ka ba galing? Diyan lang sa labas, Kurt. May bago tayong kapitbahay. May titira po ba sa bahay na yan? Sabi nila, bahay daw ng multo yan eh. Sino naman may sabi sa'yo niyan? Huwag kang magpapaniwala dyan. Hindi totoo yun. Hindi totoo ang multo. Ang mga kalaro ko po, tapos sila tita. Nako, paniwala ka naman dyan sa tita mo. Alam mo namang may sakit sa utak yan. Tayo naman. Huwag niyo nang pinagsasalita na ganyan si tita. Lalo na sa harap ni Richard. Hindi mabuting halimbawa yan sa kanya. Labas na po si Richard dyan sa away ninyo magkapatid. Ay, makaalis na nga. Huwag mo nang pansinin si tatay, ha? Akyat muna ako, Chad. Tulog muna uli ako. Ah, sige kuya. Manunood lang din ako ng TV. Umakyat na ako sa taas ng kwarto ko para matulog uli. Hapon na magising ako mula sa tama ng sigat ng araw. Wala man lang gumising sa akin para mananghalian. Isinarado kong maayos ang kurtina bago bumaba. Kitang-kita mula dito sa kwarto ang kabuuan ng bahay na nasa tapat. Naghihikab na pumunta ako sa kusina nang madaanan ko ang sala kung saan nagkukwentuhan si tatay. Oh, Rick! Anak! Si paring Ed nga pala, bago nating kapitbahay. Nagkakilala na kami kanina, pare. Ito ang panganay ko. Mana sa akin, ano? Abay, saan pa ba magmamana ang mga anak natin? Kung hindi sa atin din naman. Iniwanan ko na lamang silang nagkukwentuhan. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang kaldero.
Wow, sinigang! Paborito ko yun. Kumuha ako ng kanin at ulam. Saka maganang kumain. May napansin akong Tupperware na may lamang ulam. Kulay orange ito. Mukhang apritada o kaldereta. Baka naman minudo. Sigurado akong mitsado yun. Teka, may Tupperware akong napansin na para may lamang ulam. Kulay orange. Mukhang apritada. Kaldereta kaya. Baka naman minuto. Sigurado ako mitsado. Ay, ewan. Hindi ko na lang ito ginalaw at baganang kumain ng niluto ni nanay. Maya-maya pa'y pumasok si tatay na may dalang pichel na walang laman. Nag-inuman kasi silang dalawa nang maabutan ko sa sala. Si nanay naman, siguradong nasa sari-sari store namin. Ang mga kapatid ko naman, tsako na nasa pinsan ko nakikipaglaro. Tay, ano ba yung nasa Tupperware? Putserong baka raw. Bigayan ni paring Ed. Pinadala yan dito. Pang-ulam daw natin. Teka nga at kukunin ko yung pangpulutan na lang namin. Gusto mo ba? Wag na po itay. Solve na po ako sa sinigang ni nanay. O sige, ikaw ang bahala. Masarap daw magluto si paring Ed. May restaurant daw sila sa lugar nila bago lumipat dito. Eh bakit po sila lumipat? Parang maayos naman ang buhay nila ron. New environment daw. At mukhang may balak nga silang magtayo ng negosyo rito. Umalis na si tatay matapos niya mag-refill ng tubig. Dala-dala ang Tupperware na may lamang ulam. Putsero pala yun. Wala talaga akong alam sa mga ulam. Basta makakain lang kami, okay na sa akin. Matapos kong kumain, niligpit ko na ang pinagkainan ko at hinugasan. Lumabas ako para tulungan si nanay sa tindahan. Nay, nanay kong maganda! Nakarinig ako ng mahinang pagdaing. Pagpasok ko pa lang ay dali-dali akong lumapit sa kinaroroonan ni nanay. Sapo-sapo nito ang kanyang ulo na para bang may dinaramdam. Nay, ano po nangyayari sa inyo? Magpahinga muna kayo sa loob. Wala ito anak, sa init lang siguro. Kaya ko naman. Kahit na po, Nay. Ako na po dito. Ay, mabuti pa nga. Magpapahinga na muna ako sa loob. Inalalayan ko si Nanay para maglakad papunta sa bahay. May 3 metro din kasi ang layo ng bahay namin mula sa tindahan. Nakasalubong namin si Manong Ed palabas ng bahay. Oh, Mare! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nako, pare. Huwag kang mag-alala dyan sa asawa ko. Mas malakas pa sa kalabaw yan. Halika na sa bahay nyo. Sigurado ka ba? Eh parang hindi siya ayos eh. Bukas na lang kaya pare. Alagaan mo na lang muna yung asawa mo. Andiyan naman si Ricky. Tara na. Wala nang nagawa si Manong Ed. Nang kaladga rin siya ni tatay papunta sa kanilang bahay. Ibang klase talaga kasi si tatay. Parang walang pakialam sa nararamdaman ni nanay. Makakatikim talaga sa akin mamaya yung tatay mo, Rick. Sana hindi magmana sa kanya itong kapatid mo. Nay, buntis po ba kayo uli? Huwag kang maingay. Ayokong malaman ng mga kapitbahay na nagdadalang tao na naman ako. Magiging tatay na yung tatay mo. Kakairita. Tatay naman talaga siya eh. So, magiging tatay uli. Kaya pala laging mainit ang ulo niyo, Nay. Baka si tatay po ang pinaglilihaan niyo. Ay, magunos dili ka nga dyan, Rickmar. Ayoko talagang kamukha niya itong bunso natin. Kaya ikaw, wag na wag mong sasabihin sa ama mo. Lalo na sa kapatid mo, ha? Makakaasa po kayo, Nay. O siya, bumalik ka na sa tindahan. At baka kumupit na naman ang tatay mo doon. Dadating pa lang supplier ng gulay, ha? Bayad na yon. Sige po, Nay. May kalakihan din ang aming tindahan. Ito ang sumusuporta sa pang-araw-araw naming gastusin. Dagdag lang kasi minsan ang kita ni tatay sa pamamasada niya ng jeep. Sa katayuan namin, ang iba naming kapitbahay hindi na dumediretso sa palengke at sa amin na lang bumibili
dahil mura lang naman ang bintahan ng gulay sa amin. Nakahanap kasi ng murang supplier si nanay. Hindi nga lang kami nagtitinda ng karne at isda dahil lugi daw si nanay dito. Dahil alas dos pa lang ng hapon, wala nang gaanong bumibili sa tindahan. Tsak, magsasyesta naman ang mga tao. Naglaro na lamang ako ng Mobile Legend, pampatay ng oras. Sa kalagitnaan ng paglalaro ko, may narinig akong mahinang hagikikan. Pagtingin ko sa likod, naabutan ko ang mga kapatid kong kumukupit ng sitsiriya. Hoy! Ano yan? Susumbong ko kay nanay! Sige na kuya, isa lang naman. Di pa nga ako nakasasagot, mabilis na tumakbo na amang ito. Hindi ko napansin, malapit na pala kaming matalo ng nilalaro ko. Dumagdag pang may bumibili. Pabili po. Ah, teka lang, busy pa ang tao. Ay, pasensya na po. Sa iba na lang po ako bibili. May ibang tindahan po bang malapit dito? Tiyapo naman oo, natalo pa. Kasalanan mo to. Pagkatingin ko sa bumibili, ay ang bagong lipat pala sa amin. Mary yata ang pangalan ng pagkakaalala ko. Nakayoko ito at mukhang iiyak pa. Sa tarantay, lumabas ako ng tindahan at hinawakan siya. Napatingin ito sa kamay niyang hawak ko. Agad ko namang binitiwan ito, ang lamig ng kamay niya, kahit tirik na tirik ang araw. Ala, miss, sorry ha. Hindi ko kasalanan. Sorry talaga. Ayos lang. Pasensya na. Ituro mo na lang sa akin yung malapit na tindahan dito, please. Dito ka na lang bumili. Ilang kanto pa kasi ang layo ng susunod na tindahan mula rito. Ano bang bibilin mo? SIM card sana. Tsaka pa-load na rin. Matapos kong ibigay ang sukli niya, napatingin ako sa mata nito. Kakaiba kasi. Ganyan ba talaga ang mata mo? Ha? Wala. Pasensya ka na, miss, ha? Wala na ako nakuhang sagot mula sa kanya. Naiilang pa ito at dali-daling pumasok sa bahay nila. Lumipas ang mga araw. Ako na ang nagbabantay ng tindahan namin. Bakasyon kasi noon. At ang sintomas ng pagbubuntis ni nanay ay lumalala. Sensitibo ito sa mga amoy at mabilis ding mapagod. Hindi alam ni tatay na ganun ang kalagayan ni nanay. Busy kasi ito sa pagtulong sa paggawa ng maliit na karinderya sa harapan namin. Tinutulungan ito si Manong Ed sa paglalakad ng mga papeles sa munisipyo hanggang sa pagbili ng materyales na gagamitin sa pagtayo ng karinderya. Ang gulo ng manok ni Paring Rubina. Sino kaya ang buntis sa mga kapitbahay natin? Bakit, pare? Anong kinalaban ng pagbubuntis sa manok? Ganto kasi yan, pare. Kapag daw ang tandang na manok ay nagtititilaok na parang hindi mapakali, yak, may buntis na direksyon kung saan siya nakaharap. Ay, maniwala ka dyan. Wala namang ganyan sa probinsya namin. Wala pala kayo, pare. Palatandaan na yan ang matatanda simula nang magkaisip ako. Ang buntis sa pinag-uusapan nila ay tahimik lang na nagliligpit ng pinagkainan namin. Hindi na rin ako kumibo at pinakain na ang aso naming si Butch. Ilang araw nga lang, wala nang gana itong kumain. Pinagtsatsagaan na lang naming pakainin. Pagkatapos mo dyan, dalhan mo ng ulam si Mary sa kanila. Baka hindi pa nakakakain yon. Si Richard po ba, Nay? Siya na lang pong utusan nyo. Nagpaalam siyang pupunta sa tita nyo. Nakalimutan kong utusan. Ikaw nang maghatid doon. Wala na akong nagawa. Kundi sundin na lamang si nanay. Ayoko namang istorbohin pa si tatay at si Manong Ed na nanunood ng basketball sa sala. Panakanakang sinusulya pa nito si inay. Nabalitaan kong medyo matagal na palang biyudo ito. 13 taong gulang pa lamang si Mary nang mamatay ang asawa nito sa sakit. Ngayon ito'y 18 na. Wala pang isang minutong paglalakad, nakarating na ako sa tapat ng bahay nila. Ang dating,
Mataas na ang damo at patag na. Maging ang halamang gumagapang sa pader ng bahay ay wala na rin. Hindi pa nga lang napipinturan ang pader nito. Mahalata pa rin na may katandaan ang bahay. At least, hindi na ito nagmumukhang abandonado. Kumatok ako ng 2 beses sa pinto na may kumalabog sa loob ng bahay. Hindi pantay ang hakbang ang dahang-dahang lumapit sa pinto. Ilang segundo pa bago ito nagsalita. Sinong nandyan? Mary! Si Rick ito! May pinadala si nanay na ulam sa inyo. Baka hindi ka pa kumakain. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Lumalagitnit pa ito dahil sa katandaan. May kung anong mabahong amoy na nagmumula sa loob ng bahay ng sumalubong sa akin. Hindi pa siguro sila matapos maglinis sa loob. Lumabas ang maputing babaeng may mahabang buhok. Medyo namumutla ito at panay kamot sa braso. Puno ng pantal ang kanyang buong katawan nang makita ko ang kabuuan nito. Pagpasok ko ng bahay, ang naamoy ko'y nanggagaling sa loob na may halo pang masangsang. Agaw pansin ang ilang mga gamit na hindi pa naaayos. Ang malaking kahon na pinagsisidla ng kanilang mga gamit ay nagkalat pa sa loob ng sala. Inilibot ko ang aking mga mata sa kabuuan ng bahay. May mahabang upuan ito na gawa sa kawayan at isang maliit na lamiseta na medyo maalikabok na. Mukhang set ito na kasama ng 2 solong upuan sa isang dako naman ay hanay ng mga kwarto. Napatikim si Mary para agawin ang atensyon ko. Pasensya na. Medyo magulo pa ang bahay ah. Wala kasi kaming oras para maglinis. Ayos lang naman. Alam mo, pwede ako makatulong sa pagliligpit. Wala naman akong ginagawa. Naku, nakakahiya naman. Ano ka ba? Magkaibigan naman ang tatay natin. Hindi na kayo iba sa amin. Maraming salamat. Hindi ko tatanggihan ang alok mo. Teka, napano pala ang balat mo? Bakit namumutla? Eto ba? Sensitive kasi ang balat ko. Dagdag pa na medyo maalikabok at luma na yung mga gamit dito sa bahay. Ang mabuti pa. Kumain ka na muna sa kusina. Ako nang bahala dito sa sala. Sige, salamat. Ibinigay ko sa kanya ang dalakong Tupperware at kanya namang tinanggap ito at pumasok na siya sa kanilang kusina. Hindi ako mapakali sa sangsang ng amoy, mukhang patay na daga. Binuksan ko na muna ang mga bintana bago nagsimulang maglinis. Nakita ko naman ang walis ng buo at ang dustpan sa gilid na nakasandal sa pader. Nang akmang kukunin ko na ito, natisod ako sa medyo malambot na bagay. Patay na pusa. Ang liig nito ay halos matanggal na sa kanyang ulo. Luha pa ang dila nito. Parang may nakalabang kung anong mas malaking hayop. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Baka totoo nga ang sinasabi ng kapatid ko na bahay ito ng mga multo. Hindi ako gaanong naniniwala sa multo. Pero kung ito ay dadatnan ko at magpapatawag talaga ako ng pari o albularyo, may panginginig ang boses kong tinawag si Mary. Mary! Mary, nandiyan ka ba? Walang sumasagot. Hindi ba niya nakita ang pusa na ito? O kahit na amoy man lang, ang umaalingaw-ngaw na amoy na patay na hayop, naghanap na lamang ako ng plastic na pwedeng paglagyan ng patay na pusa. Inilibing ko na lamang ito matapos maglinis. Tiniis ko na lamang ang amoy at isinilid ang patay na hayop. Sinimulan kong iligpit ang mga nagkalat na karton. Itinabi ko ang mga ito sa gilid at nagsimulang maglinis. Pati na ang mga agyo ay nasama ko na rin. Sa kalagitnaan ng paglilinis ko, nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. May kung anong dumaang malamig. Nagulat ako nang makita ko si Mary. Nakaupo sa mahabang upuan habang titig na titig sa akin.
Kanina ka pa ba dyan? Oo. Hindi mo ba ako napansin? Tinatawag kita pero mukhang nasa malayo ang isip mo. Wala ka bang naamoy na kakaiba? Kakaiba? Wala naman. Baka ang mga koleksyon ni Papa ang naamoy mo. Luma na talaga kasi yung mga yan. Hindi, Mary. Yung nasa harapan mo, hindi mo ba naaamoy? Nagulat ito sa sinabi ko. Agad niyang tiningnan ang itinuro ko. Hala, bakit may patay na pusa rito? Mukhang ilang araw na yan dito. Hindi niyo ba talaga napansin? Hindi talaga eh. Kahit kalabog o away man lang ng mga pusa, mukhang may nakaaway na hayop eh. Nako, hayaan mo na yan. Itapon mo na lang sa basurahan dyan sa harap. Kukunin naman ang truck ng basura yan. Ililibing ko na lang sa likod ng bahay nyo. Kawawa naman kasi. May itak ba kayo rito? Meron yata. Kukunin ko lang. Pumasok uli siya sa kusina. Ang ganilang nabiling bahay ay hindi gaanong kalakihan. Ang mga portraits ng dating may-ari ay nandoon pa rin sa sala. Nakasabit maging ang ilang kagamitan katulad ng TV at kaseta. Napako ang tingin ko sa lumang portrait na mag-anak. Marahil ito ang dating nagmamay-ari ng bahay. Portrait na mag-asawa kasama ang kanilang tatlong anak na lalaki at isang batang babae. Nagulat ako nang tingnan ko ng matagal ang mukha ng batang babae. Hawig na hawig ito ni Mary. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok nang maramdaman ko ang malamig na nakatitig sa aking likod. Nang tingnan ko ito, si Mary lang pala na may hawak itak na kinuha niya mula sa kusina. Uy, eto. Anong tingin mo dyan? Ah, itong family portrait. Tingnan mo. Medyo kamukha mo po itong isa. Baka lola mo kaya kamag-anak ninyo. Naku, malabong mangyari yan. Wala kami kamag-anak dito sa inyo. Malay mo, may hindi pa kayo nakikilalang kamag-anak. Nagkibit balikat na lamang ito. Tinanggap ko ang itak na ibinigay niya sa akin. Medyo nagulat ako nang ibigay niya ang matalim na dulo, paharap at nakatutok sa akin. Pagkarating namin sa likod ng bahay, mas malakas ang ihip ng hangin sumalubong sa amin. Bakanting lote kasi ito at may gubat sa di kalayuan. Naganap ako ng peso ng pwedeng paglibingan ng pusa. Medyo malambot ang lupa sa likod na parang bagong bungkal. Ganito ba talaga ang lupa rito? Hindi naman ako napapad pa dito eh. Siguro ganyan talaga. Maiba tayo. Ano ba talagang ginagawa mo sa inyo? Hindi ka pa madalas lumabas ng bahay nyo? Wala naman. Kain tulog lang. Alam mo, pareho kayo ni tatay. Paano mo nasabi? Maawain kasi siya sa mga hayop. Matapos naming ilibing ang pusa, nagpaalam na ako kay Mary. Dumiretso na ako sa bahay. Wala sa sala ang dalawang matandang lalaki. Dumiretso ako sa kusina para uminom sana ng tubig nang marinig ko ang boses ni nanay na kausap si Manong Ed. Eh, ang sarap talaga ng luto mo, pare. Ang swerte sa'yo ni pare. Mabuti ka pa, pare. Nakaka-appreciate. Nahuyang si Carding. Kahit magpasalamat lang, hindi magawa. Eh, sayang nga, mare. Ngayon lang tayo nagkakilala. Kung noon pa lang sana ay nakilala na kita, eh tsak, laging masarap at malasa ang pagkain ko. Nag-init ang tenga ko sa narinig. Simula pa lang ay duda na ako kay Manong Ed. Alam kong hindi perpekto ang aming pamilya, pero ayaw kong humantong sa puntong maghihiwalay ang aking mga magulang. Masigla akong pumasok sa kusina at nagkunwaring walang narinig. Nay, ano po bang niluto ninyo?
Mukhang masarap ah. Ay, ano anak? Kare-kare, paborito ng tatay mo. Nako, mukhang masusundan na yata ang bunso natin. Paboritong paborito yan ni tatay. Bunga nga mo, Rick. Nandyan si Edo. Nakakahiya. Ay, Manong Ed, ikaw pala. Si tatay ho. Kanina ka pa ba? Umalis saglit ang tatay mo. Binisita ang jeep niya sa talyer. Kararating ko lang po. Galing po ako sa inyo. Nagatid po ako ng ulam tsaka tumulong na rin po ako kay Mary sa paglilinis. Parang hindi nito nagustuhan ang narinig dahil nagkasalubong pa ang kanyang mga kilay. Walang paalam na dumiretso ito palabas ng bahay at nagmamadali. Naguguluhan kaming nagkatinginan ni nanay. Nang kami na lang ang nasa kusina, kinausap ko ito. Nay, huwag po sana kayo magpapadala sa mga salita ni Manong Ed. Alam ko po. Na-appreciate ni tatay ang lahat ng ginagawa ninyo. Hindi niya man po ito masabi sa inyo ng diretso pero ipinapakita niya naman yun. Alam mo namang mahal ko ang tatay ninyo, anak. Kahit ganyan yan. Ipapaalala lang po, inay. Hindi natin alam ang ihip ng panahon ngayon. Matapos ang pag-uusap namin ni nanay, pumunta na muna ako sa tindahan. Nakarinig ako ng mga kalabog at sigawan mula sa labas ng bahay ng katapat namin. Wala kang kwenta! Itiwan mo ako! Ang sakit! Itiwan mo ako! Dali-dali akong lumabas ng tindahan para sana tulungan si Mary. Ngunit hindi pa ako nakalalapit. Lumabas na si Manong Ed. Galit na galit at padabog na isinerado ang pintuan ng bahay nila. Hindi niya ako napansin sa labas ng tindahan namin. Pinaandar niya ang kanyang kotse. Pinaharurot ng mabilis. Ilang araw na ang nakalilipas nang mangyari ang narinig kong pananakit ni Manong Ed sa anak niya. Sa unang tingin, hindi mo mapag-iisipan ng masama ito. Palangiti kasi ito at mukhang mabait. Siya rin siguro ang daylan ng pantal at kamot sa balat ni Mary. Kahit palapitin ng babae ang tatay, hindi kami nakararanas na pagtaasan ng kamay nito. Napunta sa mamihan ang balaksanang karinderiya ni Manong Ed dahil na rin sa pag-iingganyo ng tatay ko. Sumisikat na kasi ang mamihan sa kalapit na barangay namin kung kaya't napagdesisyonan din nilang magtayo dito. Maraming tao ang dumayo sa pagbubukas ng mamihan. Hindi magkanda o gaga si Manong Ed sa pagseserve sa mga orders. Kahera at tagakuha ng orders naman si Mary. Parang walang nangyari noong nakaraan dahil sa close ni silang dalawa. Napansin ako ni Manong Ed, kaya't agad siyang lumapit sa akin at pinapasok ako. Oy Rick, butit nakapunta ka. Ang nanay mo nga pala. Nasa tindahan po. Pupunta po siya mamaya kasama yung mga kapatid ko. Ganun ba? Maupo ka muna ha. Saglit lang. Sige ho, intayin ko na lang po si nanay. Napansin kong nagkatitigan ang mag-ama nang banggitin ko si nanay. Ipinagwalang bahala ko na lamang iyon. Hindi nagtagal, dumating si nanay at tatay kasama ang tatlo kong mga kapatid. Umupo sila sa bakanting upuan sa harap ko. Si tatay naman ang tumulong na lang sa pagsiserve ng pagkain. Habang tumatagal, lalong tumitibay ang samahan ni Manong Ed. Nakaramdam ako na mahinang pagkublit sa braso ko. Kuya, nakasalubong pala namin yung kaibigan mo. May liga daw sa kabilang barangay. Susunod ka na lang daw po kung gusto mo sumali. Lagot, nakalimutan ko. Nay, aalis muna ako. Saan ka naman pupunta? Kakain na, oh. I-take out nyo na lang po. Mamaya ako na lang po kakainin yan pag uwi ko. May liga po kasi sa kabilang barangay. Oh, sige na, ako nang bahalang magsabi sa tatay mo. Mag-iingat ka.
Sige po, inay. Salamat po. Love you. Dumating ako sa basketball court na hindi pa nagsisimula ang laro. Agad kong nilapitan ang teammates ko at nakipag-tease bomb. Oy pare, pasensya na, nahuli ako. Duman kasi ako sa mamihan sa harap namin. Kabubukas lang kasi. Ayos lang pre. Nakita nga namin kanina maraming tao. Kung manalo tayo, libre ko na kayo ng mami. Ano? G? Aba, G na G. Nanalo nga ang team namin laban sa may-ari ng home court. Dahil na rin sa pagod, hindi na kami dumayo pa sa mamihan na katapat ng bahay namin. Pinili na lang namin na kumain malapit sa kainan kung saan kami naglaro. Gabi na nang makauwi ako ng bahay, nadatnan kong nagkakagulo ang mga tao sa loob. Suka ng suka ang bunso kong kapatid at namimilipit sa sakit ng tiyan. Oh, anong nangyari kay bunso? Hindi ko nga alam. Pagka-uwi lang namin, nagkakaganyan na yan. Wala bang nakaing sira? Baka yung mami dyan sa tapat. Hindi ko nga alam. Lahat naman kami kumain kanina. Itong si bunso lang ang nagsusuka. Halina kayo. Nakahiram ako ng sasakyan kay paring Ed. Dalhin na natin sa ospital. Dali-dali kaming sumakay ng sasakyan. Si nanay ang nasa likuran kasama ang iba pa kong kapatid. Samantala, nasa harapan naman ako. Halos mamutla na si bunso namin ng lingunin ko. Nang isara ko ang pinto ng sasakyan, may nahuwakan ako sa handle. Nabasa at medyo malapot. Dugo! Napansin ko ang kakaibang amoy ng sasakyan. Malansa! Bago kami makaalis, nagpaalam muna si tatay kay Manong Ed. May kung anong pwersa ang humina sa akin para tingnan ang bahay namin. Ang aso naming si Bus na nasa harapan ng gate, titig na titig ito sa amin na para bang may nagawa kaming kasalanan. Nakarinig kami ng malakas sa pagdual kung kaya't pinaandar na ni tatay ang sasakyan. Tiningnan ko uli ang pwesto kung saan naroon si Boots. Wala na ito roon. Namamalikmata lang ba ako? Alam kong nakatali si Boots sa likod ng bahay malapit sa kusina. Nakawala ba ito? Pagkarating namin ng ospital, ay agad na tsineck up ang aming bunso. Nang lumabas ang test result, pinakonfine ito ng doktor. Nauna na akong umuwi ng bahay kasama ang dalawa kong kapatid. Sila tatay ay naiwan sa ospital. Hinatid niya muna kami tsaka binalikan si nanay. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Pabaling-baling ako sa kama. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa ilang bahagi ng kwarto ko. Hindi ko nga pala ito nasarado. Tinangay ng malamig na hangin ang kurtina ang aking bintana. Tumayo ako para sana isarado ito nang makita ko ang isang malaking asong biglang tumawid ng kalsada mula sa bahay namin papunta sa bahay ni Manong Ed. Sinundan ko ito ng tingin. Hindi ito pamilyar sa akin. Malakas itong umalulong at sinundan pa ng iba pang aso ng mga kapitbahay namin. Biglang umalulong din ang asong nasa likod ng bahay namin. Isinarado kong mabuti ang bintana ng kwarto ko. Tumayo ang balahibo ko sa katawan nang dumampi ang lamig ng hangin ng gabi. Kinabukasan, maaga akong nagising. Dahil sa sunod-sunod na katok na nanggagaling sa labas ng kwarto ko. Kuya, gising ka pa ba? Bakit ba? Ano ba kailangan mo? Nawawala kasi si Butchie. Nakawala siya sa tali niya. Ipinakita niya ang pigdas na tali ni Boots na mukhang persahang sinira. Paano mawawala si Boots? Nandun lang siya kagabi sa likod ng bahay namin.
Uuwi din yun mamaya. Huwag ka na umiyak dyan. Bumaba na tayo. Ipagluluto ka kayo ng almusal. Paano kung may mangyaring masama kay Butch? Wala nga yan. Kulit mo eh. Baka nag-aanap lang yun ng girlfriend katulad dati. Bumaba na kami. Ipinagluto ko ang mga kapatid ko. Matapos mag-agahan, lumabas na ako para magbukas ng tindahan. Papasok na sana ako ng tindahan nang biglang dumating sila nanay at tatay at ang bunso namin. Oh, nay! Tay, ano po sabi ng doktor? Bakit lumabas kayo kaagad? May nainom daw na maraming tubig ang kapatid nyo, kaya nagsusuka. Nagbigay na lang ng gamot ang doktor dahil hindi naman daw malala ang kalagayan niya. Kailangan lang daw limitahan ang kakainin niya, maging ang tubig na iinumin niya. Mabuti naman po kung ganun. Nagluto na po pala ako ng almusal. Kumain na muna kayo ron. Magbubukas lang po ako ng tindahan. Sige anak, salamat. Nagbukas na nga ako ng tindahan, saka inilabas ang iba pang paninda. Pagkatapos kong ayusin ang mga gulay, dumating si Manong Ed. Patingin-tingin ito sa bahay na para bang may hinahanap. Rick, kumusta ang lagay ng kapatid mo? Ayos naman po. May nainom daw na masamang tubig. Dapat talaga, hindi basta-bastang uminom ng tubig kahit saan. Hindi natin alam, baka may inilagay na kung ano. Oo nga po eh. Ano po pala sa inyo? Eh, patatas sana Rick eh. Naubusan kasi kami. Ilang kilo po? Bigyan mo ako ng 2 kilo. Saan niyo po pala gagamitin ang patatas? Hindi naman yata nilalagyan ng patatas ang mami. Nagluto na rin kasi ako ng ulam para sa karinderya. Ano pong ulam? Para dyan na rin din po ako bibili para sa panangalian namin. Minudo, iho. Meron din kaming nilagang baka at dinuguan. Pumunta ka na lang ha, para mabigyan ko kayo ng discount. Naku po, nakakaya naman sa inyo. Negosyo niyo po yan. Eh, sa akin pa ba kayo mahihiya? Eh, hindi na kayo iba sa akin. Pamilyan ang turing ko sa inyo. Sige po, pupunta ako mamaya. Oh, sige iho. Balik na lang ako ha. Dumarami na ang customer namin. Matapos ang usapan namin ni Manong Ed, umuwi na ito sa kanila dahil nagsisimula na magdagsaan ang mga tao. Hindi na rin nakapagluto si nanay dahil sa pag-aalaga ng kapatid ko at si tatay naman na masada na ng jeep. Nang magtatanghalian na, dumiretso ako sa karindereya ni Manong Ed. Mas dumarami pa ang tao at sadyang pinipilahan na ang kanyang mami. Hindi ko pa kasi ito natitikman, kaya curious lang din ako sa lasa. Tuloy-tuloy akong pumasok at nilapitan si Mary na nasa counter para umorder. Kamot ng kamot ito sa kanyang braso, kapansin-pansin ito. Dahil naka-jacket siya kahit mainit ang panahon, alam ko na agad ang dahilan. Baka sinasaktan naman siya ni Manong Ed. Mary, 4 na order nga ng minudo sa akin. Yun na ba ang order mo? Oo. Hindi kasi kami nakapagluto ng ulam. 160 lahat. 40 yung per serving. Ah, ito bayad oh. Ako na dyan, Mary. 100 na lang ang ibayad mo, Rick, ha? Ah, wag na po. Kunin nyo na po itong pera. Wag na. 1 dollar lang ang kukunin ko. Kahit anong pagpupumilit ko, hindi na pumayag si Manong Ed na kunin ang eksaktong presyo ng ulam. Ang 4 na order ay naging 6 dahil dinagdagan niya ito. Napakamot na lamang ako sa ulo at nagpasalamat bago umuwi ng bahay. Agad namang naganda ng plato at kanin si nanay nang makita niya akong paparating. Mga anak, nandito na ang kuya ninyo. Kakain na tayo. Wow! Anin, kuya? Mukhang masarap ah! Minudo. Luto ni Manong Ed.
Hindi ko alam na nagluluto rin pala ng ulam si Paring Ed. Pre! Richard, hindi tama yung ginawa mo. Huwag mong bastusin ang pagkain. Ano bang problema? Bakit mo iniluwa ang pagkain? Wala kasing lasa, kuya. Tsaka, ang hirap nguyain na karne. Okay naman ah. Magluto ka na lang ng hotdog doon kung ayaw mo kumain yan. Masiglang dumiretso si Richard sa kusina, samantalang ang iba kong kapatid, lalo na ang bunso, ay maganang kumain. Hindi na nga gaanong masarap ang luto ni Manong Ed. Parang kulang ito sa pampalasa. Hindi ko na rin alam kung anong klaseng karni ang inilagay niya sa minuto. Masarap lang talaga itong tingnan, pero matabang. Hindi ako gaanong nakakain dahil hindi ko talaga gusto ito. Nakihati na lamang ako sa hotdog na niluto ni Richard. Hindi na rin naman naubos ang ulam, kung kaya itinabi na lang namin ang natira para kay tatay. Nagpahinga na kami sa sala habang nanunood ng TV nang marinig namin ang pagsususuka ni bunso namin. Rickmar! Ang kapatid mo! Ano ba nangyayari? Nay, kumalma lang kayo. Nakain mo na ba siya ng gamot na bigay ng doktor? Hindi pa. Nay, kumalma ka lang. Painumin muna natin ng gamot si Nene. Hindi na nakagalaw si nanay. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang tingnan ko ito matapos mapainom ng gamot ang bunso namin. Hindi rin naman nagtagal. Kumalma na ito at nakatulog. Gabi na makauwi si tatay. Kasama niya si Manong Ed na katatapos lang magsara ng tindahan. Alam mo pare, grabe ang manok ni Paring Jun. Sayang nga't hindi ako nakataya. Pagkano ba ang napanalunan dya? Nasa 85,000 daw. Ang dami din kasing sponsor ang manok niya. Nako, ang laki rin pala. Eh ano bang balak mo? Alam mo na yan pare. Sa susunod na makadaan ako eh, magtataya ako sa manok ni Jun. Dumiretso ako sa kusina para magugas ng plato at pakainin si Boots. Sila nanay at ang mga kapatid ko ay maagang nakatulog. Kaya ako na lang nagpresenta na magugas ng pinagkainan namin. Hindi na rin ako nakarinig ng usapan nila. Hindi sugarol ang tatay ko at walang bisyo. Kilala ko siya. Dahil yun ang kinamulatan kong ugali niya. Ang alam ko noon, hindi niya itinuloy ang pagsusugal. Wala si Boots sa kulungan niya. At nang puntahan ko ito, hindi pa yata ito bumabalik. Iniligay ko na lamang ang minudo at kanin para kung sakaling bumalik si Boots, ay kakain na lamang siya. Papasok na sana ako ng bahay nang makarinig akong may gumagalaw sa may puno sa di kalayuan. Dahan-dahan kong nilapitan ito. Isang malaking aso na may kinakain itong hindi kumawari, pero tila mukhang gutom na gutom ang aso na yun. Boots? Boots, ikaw ba yan? Boots! Si Rick ito! May pagkain akong dala, oh! Nang matitigan ko itong mabuti, halos hindi ako makagalaw. Pulang-pula ang mata nito, at ang kanyang pangil ay humaba at tumalim. Isang maling galaw ko lamang, tsak handa akong itong lapain. Boots! Umalulong ito ng malakas at tumakbo sa dilim. Dali-dali akong tumakbo papasok ng bahay habang sapo-sapo ang dibdib. Magkakasakit pa yata ako sa puso dahil kay Boots. Naabutan kong nagiinuman sa kusina sila tatay at Manong Ed. Oh anak, napaano ka? Parang nakakita ka ng multo. Ayos ka lang Barik. Bakit pawis na pawis ka? Tay, nakita ko si Boots.
Pulang-pula ang mata. Nakoy! Guni-guni mo lang yon. Tay, alam kong ang nakita ko siya. Baka hindi si Boss ang nakita mo. Anong ibig mong sabihin, Manong Ed? Wala lang. Baka ibang hayop ang nakita mo. Asong ulol ka mo. Huwag kang magpapaniwala sa nakikita mo, Rick. Guni-guni mo lang yan. Napansin ko ang pananahimik ni Manong Ed. Nakatingin siya sa dako kung saan naruroon ang aso. Habang tinutungga ang bote ng beer, animoy nakikita niya ito mula sa kanyang kinauupuan. Si tatay naman, hindi pansin ang pananahimik ni Manong Ed. Ganadong-ganadong nagkukwento pa ito tungkol sa araw niya. 2 linggo na ang nakalilipas nang makita ko ang malaking aso sa likod ng bahay namin. 2 linggo na ring hindi umuwi si Boots. Maraming nangyari sa 2 linggo na yun. Itinuloy ni tatay ang balak nitong pagtataya sa sabong. Laging mainit ang ulo nito kada uwi sa bahay, kung kaya't lagi silang nag-aaway ni nanay. Ang bunso namin ay hindi gaano pang magaling. Sumasakit pa rin ang tiyan nito at nagsusuka paminsan-minsan. Dumating si tatay isang araw na wala sa tamang pag-iisip. Laging wala ito sa bahay. Kada kausapin namin ay laging tulala. Naaadik na ito sa sugal at sabong. Kahit na ang kita nito sa tindahan ay ginagalaw niya. Dahil doon, naging mas malapit si Manong Ed at nanay. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na kausapin si tatay nang minsang maabutan ko itong nagkakape at mag-isa lamang sa kusina. Tay, hindi ka ba natatakot? Baka agawin ni Manong Ed si nanay mula sa inyo. Hibang ka ba? Hindi magagawa sa akin ni paring Ed yan. Hindi mo ba sila nakikita, tay? Manahimik ka, Rickmar! Totoo naman, tay. Puro kasabong, sugal, o baka mamaya may babae ka na. Wala ka ng oras sa amin. Sa kauna-una ang pagkakataon, pinagbuhatan ako ng kamay ni tatay. Natulala ako sa nangyari. Kahit kailan, hindi ko ma-imagine na mangyayari sa akin iyon. Dinuro ako ni tatay matapos niya akong sampalin. Huwag kang bastos, Rickmar! Anak lang kita! Wala kang karapatang pagsabihin ako! Pagbalibag ay isinarado dito ang pintuan ng bahay. Saka pinaandar ang kanyang jeep. Hindi pa rin ako nakakaalis sa pwesto ko nang pumasok si nanay. Galing ito sa tindahan at may pag-aalalang tiningnan ako. Anak, anong nangyari? Bakit namumula yung pisngi mo? Wala ito, Nay. Kasagutan lang kami ni tatay. Wala talagang hiyayang tatay mo. Kahit na ikaw hindi pinapalampas. Nay, sinasaktan ka ni tatay? Nagalit lang ng gusto ang tatay mo nang bungangaan ko. Saktong natalo pa ang manok niya. Huwag mo nang isipin yon. Isang beses lang naman nangyari yon. Hindi pwede yun, Nay. Buntis kayo. Baka mapano pa ang kapatid ko. Ayos naman kami, di ba? Halika rito. Lalagyan natin ng yelo yung pisngi mo. Baka maging pasapa yan. Nabula nga ang pisngi ko kung saan ako sinampal ni tatay. Hindi ito umuwi sa amin kinagabihan. Dumiretso ito sa bahay nila Manong Ed. Kitang-kita ko mula sa aking kwarto. Masaya silang nagiinuman sa labas ng karinderiya. Parang hindi man lang ito nakokonsensya sa ginawa niya sa amin ni nanay. Habang titig na titig ako sa kung saan naruroon si tatay, biglang may dumaang malaking aso sa gilid ng karinderiya. Hindi nila ito napansin. Katakatakang tumingin muna ito sa kaliwa at sa kanan bago tumakbong pumunta sa bahay namin. Sinundan ko ito ng tingin at nawala ito ng bigla sa dilim. Hindi na rin ako makatulog kung kaya't sinundan ko ito
dali-dali akong bumaba ng hagdan, dumaan sa kusina. Malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa akin. Pero hindi ito naging hadlang para hindi ko mapansin ang kaluskus na nanggagaling sa eksaktong lugar kung saan ko nakita ang mabangis na hayop. May mahabang pangil at pulang-pula ang mga mata. Nanlilisik pa ito. Nang makalapit na ako sa mismong puno, may naaninag akong tao. Hindi ako maaaring magkamali. Si Manong Edion, hawak niya ang dugo ang aso. Agad akong nagtago sa likod ng mga halaman. Nang lumingon-lingon ito, nakasilip ako mula sa aking pinagtataguan. Nagtama ang aming mga mata na parabang kitang-kita niya ako kahit pa may mga halaman nakaharang. Sino ang nandyan? Magpakita ka! Huwag mo akong susubukan! Isa! Dalawa! Nakahinga ako nang maluwag nang may lumuksong itim na pusa. Kaninong pusa ito? Bakit nasa likod ng bahay ni Manong Ed na kanina lang kainuman pa ito ng tatay ko? Huwag mo akong tatakutin ng ganon. Paano na lang kung nagulat ako at napatay kita? Umalis ka na dito bago pa may makakita sa'yo. Kalat na naman! Pwe! Tiningnan niya ang aso na nasa kanyang harapan. Nakatalikod siya sa akin kung kaya't dahan-dahan akong naglakad ng paatras pabalik ng bahay namin. Pinatay na ni Manong Ed ang aso para gawing mami. Hindi ko alam kung pati ang minuto niya ay gawa rin sa aso. Sinilip ko muna ang karinderya mula sa sala. Si tatay lang ang natira doon. Tulog na ito. Hindi nagtagal, dumating si Manong Ed. Tiningnan niyang mabuti si tatay. Pagkatapos ay tumingin siya sa bahay namin. Hindi ko namamalayan, nakatulog na pala ako sa sala. Nagising na lamang ako nang marinig kong umiiyak si Richard. Hinanap ko kung saan ang galing ang hagulhul. Dumiretso ako sa kusina at doon ko sila nakita sa likod ng bahay. Lumabas ako at nakita ko si nanay kasama ang kapatid ko na may pinagkakaguluhan. Nang malapitan ko ito, halos masuka ako. Sobra pa ito sa patay na pusa sa bahay nila Mary, si Butch. Wala ng buhay at duguan si Butch nang masilayan ko ito sa labas ng kanyang kulungan. Sigurado ako, may nakita akong patay na aso sa harap ni Manong Ed kagabi. Ngunit hindi ko akalain, si Butch na pala iyon. Wak-wak ang tiyan ito. Ang lamang loob niya ay nagkalasog-lasog. Siguradong hindi tao ang gagawa noon. Kakagawan ba ito ng aswang? Hindi ako naniniwala sa aswang, pero kitang-kita ko kung sino ang salarin. Sigurado akong si Manong Ed iyon. Kaya ba siya umaali-aligid sa bahay dahil naaamoy niyang buntis si nanay? Pero hindi ko masabing si Manong Ed nga iyon. Wala akong sapat na ebidensya. Madalas itong wala sa kanila. Marahil naghahanap siya ng mabibiktima sa kalapit barangay. Nagkukunwari lang ba talaga siyang tatay ni Mary? Maraming tanong ang bumabagabag sa isipan ko. Isa na roon, kung aswang din ba si Mary o biktima lang din siya ni Manong Ed. Hindi ako mapalagay ng gabing yun. Iniisip ko ang kalagayan ni Mary. Pumapayat kasi ito, lalo at hindi na talaga ito lumalabas ng bahay. Hindi ko namamalayang nakatulog na pala ako sa pag-iisip kay Mary. Naalala kong nananaginip ako noon. Natagpuan ko na lamang ang sarili kong nasa gubat.
sa likod ito ng bahay nila Manong Ed. Hindi ko alam kung paano akong napadpa doon. Ang mga paa ko'y nakalubog sa lupa. Malakas ang ihip ng hangin. Narinig ko ang bawat paggampas ng mga pakpak ng malalaking ibon. Sino yan? Rickmar. Sino ka? Magpakita ka! Rickmar. Pagkatapos noon, nakita ko ang sarili kong nasa harap ng bahay namin. Kitang-kita ko si Manong Ed sa itaas ng bubungan ng aming bahay. Mahaba ang kanyang dila na sa tingin ko'y masahaba pa ang kanyang dila na kayang sumaya hanggang sa lupa. Matalim at nanlilisig ang tingin nito. Tinawag ko siya sa panaginip kong iyon. Manong Ed! Ano ginagawa mo dyan? Ah! Rickmar! Ah! Rickmar! Anak! Nagising ako sa panaginip nang yugyugin ako ng kapatid kong si Richard. Kuya! Kanina ka pa tinatawag ni nanay. Pabalik-balik yung wakwak dito. Ha? Wakwak? Ala, teka, nay! Pupungas-pungas akong bumaba ng hagdan. Nakalimutan kong nasa itaas na pala ako nakatulog. Si nanay naman. Buwat noong hindi pa umuwi si tatay. Pumasok akong nakatiwangwang ang kwarto ng aming bunso. Nandoon si nanay at ang wakwak ay lumilipad, paikot-ikot lang sa aming bahay. Rickmar anak, pumunta ka na nga muna rito. Bakit po? Sumasakit ang tiyan ko, pati na rin si nene, hindi na rin mapalagay. Ano pong gagawin ko, nay? Magsaboy ka ng asin sa labas ng bintana, kumuha ka ng bawang sa kusina, isapit mo dyan sa taas ng kortina. Ay, gabi-gabi na lang yung asong na yan dito. Hindi ako makatulog ng maayos. Sige po. Dali-dali akong pumunta sa kusina. Kinuha ko kaagad ang lalagyan namin ng asin. Dinala ko rin ang lahat ng bawag namin. Mabilis akong bumalik sa kwarto. Pagkatapos ay isinaboy ko ng pakalat ang asin sa labas ng bintana. Nilagyan ko rin ang asin ang bintana namin. Pagkatapos ay pinagpatong ko sa nakabukas na jalousy ang mga bawang. Pumunta na lang po kaya tayo sa albularyo bukas. May kilalang albularyo si tita. Magtatanong po ako sa kanya. Pumunta na lang muna tayo sa doktor. Pero nay, aswang po ito. Dapat sa albularyo tayo pumunta. Hindi naman po naniniwala mga doktor sa aswang. Hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang dahilan ng pagsakit ng tiyan namin ni Nene. Kailangan natin ng eksperto. Nadala na po natin si Nene sa doktor. Tingnan mo, mas lalong sumasakit ang tiyan niya. Palagay ko, talagang malaki ang kinalaman ng mga aswang dito. Magpa-check up lang muna tayo. Kung hindi pa rin kami gagaling, edi sige. Kung ano ang ikabubuti natin, pupunta tayo sa albularyo. Naawa na ako kay Nene. Lagi na lang masakit ang tiyan. Baka nabati pa yan ang kung sinong lamang lupa. Habang nagtatalo kami ni nanay sa usaping yun, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na paghinga sa may bintana. Mabilis akong napalingon doon. Nakita ko isang paris ng mata na nagbabaga at kulay pula. Maya-maya pa'y umatungal siya dahil gusto niyang ilusot ang kanyang kamay na may matutulis na kuko ang kanyang mga daliri. Pero hindi niya magawang makalapit sa bintana dahil sa mga inalagay kong asin at bawang. Dali-dali akong naganap at kinuha ang flashlight sa drawer ng aming damitan. Kaagad ko namang tinutukan ng liwanag ang nilalang na yun. Nagsisisigaw kaming lahat nang makita ng malinaw ang nakatatakot na aswang. Nakalabas na ang mahaba nitong dila na parang
gustong ilusot sa bintana. Mabilis kong kinuha ang lalagyan ng asin dahil may natira pa doon. Dumakot ako at isinaboy sa aswang. Paulit-ulit kong ginawa hanggang sumuko na rin ang aswang. Nagmamadali itong umalis. Galit na galit sa amin. Pagkaalis nito, kaagad kong isinarado ang jalousie at iniladlad ang kurtina. Halos lahat kami ni nanay ay habol ang hininga dahil sa lakas ng kabuog ng aming mga dibdib. Sana hindi na yung bumalik. Sana hindi na. Sobrang nakatatakot ang itsura niya. Nakita niyo ba yon? Pambihira ka kasi. Binuksan mo pa ang bintana. Akala ko po kasi hindi na lalapit sa bintana ang aswang. Dahil nga sa pangontrang nilagay ko, nakadungaw lang siya. Pero hindi niya magawang lumapit. Pero nakatatakot pa rin ang itsura niya. Pero siguro, hindi na po yung babalik. Matulog na po kayo. Magbabantay muna ako. Kapag hindi na bumalik, matulog ka na rin, anak. Opo, inay. Kinabukasan nga noon, dinala namin si nanay at nene sa ospital. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang sakit ng nanay ko at ng kapatid ko. At sa test result, magaling na si nene. Si nanay naman daw ay normal naman ang pagbubuntis. Umuwi kaming walang nakuhang gamot sa pagkakasakit ng kanilang tiyan. Si tatay, hindi namin mahagila pa. Kung wala ito sa talyer, siguradong nasa sabungan o di kaya na may nasa inuman. Kung uuwi naman ay laging nasa bahay ito ni Manong Ed. Pero hindi malang nagawang dalawin o kumustahin kami pagkatapos ng araw ng check-up. May ibinalita sa akin si nanay. Anak, alam mo na ba? Balibalita na may nakulong daw na malaking aso sa labas ng police station. Malaking aso raw talaga ito. Mabangis din kaya napagdesisyon na ng otoridad na hulihin na lang muna at ikulong. Tapos nagulat sila dahil nang binalikan nila kinaumagahan. Wala na raw ito sa kulungan. Ang sabi-sabi ay aswang daw na nag-anyong hayop. Ang sabi naman ng ibang nakakita nang mag-anyong tao daw ito. Babae raw na hubot-hubad. Hindi na nila nakita ang mukha kasi natatabunan daw ng mahabang buhok. Ano na pong balita? Nakita po ba siya uli? Yun nga ang problema. Naglaho na lang daw ito na parang bula. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Hindi na natin alam kung totoong tao o hayop bang nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Napatahimik ako sa sinabi ni nanay. Inisip ko noon kung ano ang magiging reaksyon niya kung malalaman niyang aswang si Manong Ed. Kada pagsapit ng gabi, binabantayan ko sila nanay. Doon na kami halos natutulog na magkapatid sa kwarto ng bunso namin. Ang gabi rin yun, isa sa hindi ko makalilimutang gabi na nangyari sa aming bahay. Natatandaan ko, kukuha dapat ako ng unan sa aking kwarto. Ngunit nakita ko na naman ang malaking aso na yun. Nasa labas lang siya ng bahay ni Manong Ed. Kulay pula ang kanyang mga mata. Mahaba ang kanyang pangil. At mas malaki sa karaniwang aso ang kanyang katawan. Itim ang kulay ng balahibo nito. Patingin-tingin pa ito sa kaliwa at kanan bago nag-anyong aso. Hindi ako maaari magkamali dahil alam kong si Mary ang nakita ko sa labas ng bintana. Kamot-kamot niya ang kanyang braso bago pumasok ng silid ng kanilang bahay. Dahil sa gulat at takot, agad akong tumakbo papunta sa kwarto kung saan naroroon sila nanay. Nagtaka pa nga si nanay sa inasta ko. Ngunit sinabi ko na lang na baka bumalik ang wakwaka. Lumipas pa ang mga araw. Hindi pa rin gumagaling sila nanay at nene. Kaya napagdesisyonan ko nang dalhin sila sa albularyo.
Nagtanong kami sa kapatid ni tatay at kanya namang itinuro ang eksaktong lugar kung saan ito nakatira. Tatlong barangay ang layo nito sa amin. Liblib ang lugar kung nasaan ang kanyang bahay. Malayo ito sa mga tao. Mag-isa lang din siya sa bukid pero sagana ang kanyang bakuran ng mga tanim na gulay, halaman, maging alagang hayop. Ang gandang tumira dito anak, ano? Sariwang hangin at tahimik. Kaya nga, Nay. Gusto mo bang tumira sa ganitong lugar? Bahay bakasyonan, pwede. Ayos na ako sa bahay natin, anak eh. Maganda nga ang bahay ng albularyo. Isa itong bahay kubo na may maliit na balkonahe. Umakyat kami sa balkon dahil yun ang kanyang pinakapintuan. Kumantok muna ako ng tatlong beses. Ang tunog ng paa ay tumapak sa kawayan. Medyo malakas. Dahan-dahan ito pero mabibigat ang mga hakbang. Tao po! Tao po! Hoy! Sinong nandyan? Si Rickmar po ito. Ah! Ay! Ikaw yung pamangkin ni Telma? Opo. Siya po nagturo sa akin ng bahay niyo. Ay, halik kayo. Pumasok muna kayo. Tuloy! Nilibot ko ang kabuuan ng bahay. Maliit lamang ito, pero maraming gamit. Agaw pansin ang mga boteng may iba't ibang laman. May mga boteng may lamang mata na nakalubog sa tubig. Ahas, maging fetus. Bakit may sanggol dito? Gamot yan sa isang kakaibang uri ng karamdaman. Tiningnan niya ako ng makahulugan. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. Inanyayahan niya kaming umupo sa kanyang sala. Parang alam ko na yata kung bakit kayo nandito. Po? Tiningnan niya ang aking ina. Huwag kang mag-alala. Maigpit ang kapit ng bata na nasa sinapupunan mo. Malakas siya kagaya mo. Kabaliktara naman siya sa batang ito. Lapitin siya ng mga elemento. Masyadong mahina ang kanyang dungan. Ano po bang dapat kong gawin? Ilang linggo na akong nagkakaganito ang bunso ko. May aswang na malapit sa inyo. Umaali-aligid. Huwag kayong magtitiwala kahit na sino. Malaking hayop ito. Nakapanging hilabot. Suotin niyo ang pangontrang anting-anting para hindi ito makalapit sa pamilya ninyo. Nakikinig ka ba? Sino po bang aswang na tinutukoy ninyo para maiwasan na lang namin agad? Mahirap pong manghula. Alam ng anak mo yan. Hindi ba iho? Po? Rickmar, may nalalaman ka bang hindi ko alam? Wala ho, inay. Hindi po ako sigurado. Tsaka ko na lang po sasabihin sa inyo kapag sigurado na ako. Ay, Manong, kahit pala tandaan lang oh. Para na lang po sa kaligtasan ng mga anak ko. Isa sa mga palatandaan ng mga aswang ang nagpapakunwaring normal na tao ang kanilang kakaibang mata. Kapag titingnan mong mabuti ang aswang sa kanyang mata, makikita mo baliktad ang refleksyon. Baliktad! Ganon ang naalala kong mata ni Mary noong una ko siyang nakita. Kaya pala kakaiba ito. Mahirap aminin. Pero ang mga nabanggit ng albularyo ay tugma sa nakikita ko. Kaya nitong magpalit ng anyo. Aso, pusa, o di kaya isang malaking ibon na tinatawag na wakwak o tiktik. Sandali lang ha, may ipakikita ako sa inyo. Kumuha ang albularyo ng palanggana, kandila, kutsara at isang bote ng langis. Nag-usal muna ito ng dasal, saka kinuha ang kutsara. Nagugulan ako sa ginawa niya, kaya napatanong na ako. May ipinatak siyang langis sa kutsara. Inilagay ito sa palangganang may tubig. Ilang beses niyang ginawa iyon.
hanggang sa sumakto na ang dami ng langis na nakalutang na sa ibabaw ng tubig na nasa palanggana. Maya-maya pa'y may nakita akong nabuong imahe sa langis na yun. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nakita ko, naiintindihan ko ang imaheng nabuo ng langis. Para saan po yan? Tingnan mo itong nasa palanggana. Nakikita mo ba yan? Isang kakaibang uri ng aso. Aswang ito. Teka, lalaki. May malapit bang lalaking nawala sa inyo? Ang asawa ko po, hindi na siya umuwi sa amin. Ano pong koneksyon ng aswang kay tatay? Nawawala ang kaluluwa ng tatay niyo. Wala siya sa katawang lupa niya. Ho! Dahan-dahang tumayo ang albularyo at kumuha ng bote sa isa sa mga nasa cabinet niya. Pagkatapos ay lumapit siya sa amin. Iniabot ang bote. Ito ang gamot para sa tatay niyo. Kahit anong mangyari, ipainom mo sa kanya ang gamot na ito. Ito ang anting-anting laban sa masamang elemento. Suotin niyo yan para proteksyon. Paano po ang pananakit ng tiyan ni Nene at ni Nanay? Paano namin mapababalik ang kaluluwa ni Tatay? Gagawa tayo ng isang orasyon mula sa ikatlong araw. Napupunta kayo rito. Pansamantala, may ibibigay ako sa inyong isang halaman kapag nasa bahay niyo na ito. Hindi na makakalapit ang mga aswang. Ayaw nila ng amoy na ito. Isinama niya kami papunta sa labas ng kanyang bahay. Ang karamihan pala sa mga halamang naroon, gamot at pangontra sa mga aswang, ibinigay niya sa amin ang tinatawag na giloy. Isabit daw namin sa bintana ng aming kwarto at sa pintuan ng bahay. Binigyan niya rin kami ng pwedeng itanim. Bago kami makaalis, nagtanong muna si Nanay kung magkano ang singil ng albularyo sa amin. Tumanggi itong magpabayad at kami na lang daw ang bahala sa ibibigay namin. Tulong o donasyon lang daw ang nais niya. Nang gabi rin yun, hindi na ako makatiis. Kaya pumunta na ako sa bahay nila Manong Ed para kumustahin si tatay. Bago pa ako makakatok sa kanilang pintuan, nakita ko nang nakabukas ang kanilang bintana. May kinaing karne at may sariwang tugu pa si Mary. Tinitinglan lamang siya ni Manong Ed, samantalang si tatay naman ay nakataligod mula sa akin. Kaya hindi ko makita kung si tatay nga ba talaga ang kinakain nila. Napaatras ako sa kaba. Hindi ko namamalayan na sa kaatras ko pala may sangana ng kahoy doon. Natapakan ko ito, kaya nagsani ito ng ingay. Napatakbo ako bago pa ako mahuli ni Manong Ed. Dumating sa ikatlong araw. Magmula noong pumunta kami sa bahay ng albularyo, pumunta ito sa bahay namin. Tiningnan niya ng matagal ang bahay nila Manong Ed. Wala itong sinasabi, pero naalala kong matagal-tagal na ang kanyang pananahimik. Mukhang malalim ang kanyang iniisip. Ayos lang po ba kayo, Tang? Hindi ko maalala. Pero sa palagay ko, nakapunta na ako sa bahay na yan. Wala lang taong nakatira dyan. Meron ho. Si Eduardo at yung anak niya, mahigit 2 buwan na ho silang nakatira dyan. Nako, walang taong nakatira dyan. Tama nga yata ang kutub ko. Hindi tao ang nakatira sa bahay na yun dahil aswang silang pareho. Parang tsinempo ng albularyo ng araw na yun. Wala si Manong Ed sa kanilang bahay. Malayang nagsaboy ito ng kung ano-ano. Nag-alay siya ng manok at dugo nito. Ikinalat sa labas ng bahay. Protection daw iyon, sabi ng albularyo. Pagkatapos ng ritual ng albularyo, hinanap ko si tatay sa talyer. Nasa loob siya ng kanyang jeep. Tulala at halos hindi ko makausap. Tay! Tay, si Rickmar po ito! Tay! Dahil wala akong nakuhang sagot mula sa kanya,
Inilabas ko ang boteng ibinigay ng albularyo. Pinili kong ipainom sa kanya ito. Pagkatapos ng ilang segundo ay parang nagising ito sa malalim na pagkakatulog. Rickmar, anak, anong ginagawa mo rito? Pasensya na kung napagbuhatan kita ng kamay kagabi, ha? Tay, alam kong nagulat kayo sa ginawa ko. Pasensya na, anak. Babawi ako sa inyo ng nanay mo at mga kapatid mo. Tay, tatlong linggo na akong nakalilipas nang saktan niyo ako. Anong pinagsasasabi mo? May pinainom pong gamot sa inyo si Manong Ed. Aswang po sila ni Mary. Matagal ka na pong hindi umuwi sa bahay. Hindi magandang biro yan, Rickmar. Hindi ganon si Eduardo. Ikwento ko sa kanya ang nangyari. Magmula nung sinaktan niya kami ni nanay hanggang sa ritual ng albularyo, galit na galit si tatay nang malaman niya yun. Kinuha niya akong anumang nakita niya sa paligid para sugurin si Manong Ed. Dala-dala niya noon ang screwdriver. Eduardo! Eduardo, lumabas ka dyan! Hayop ka, Eduardo! Lumabas ka! Harapin mo ako! Bumukas ang pintuan at tumabad si Mary na nangangayayat na at puro pasa ang katawan. Ano po yun? Nasa nang walang hiyamon, tatay? Hindi ko rin po alam. Mamaya po siya makakauwi. Nang aswang na naman kayo sa ibang barangay, no? Po? Huwag ka nang magbaang maangan pa. Alam ko nang sikreto nyo. Mga aswang kayo! Hindi po totoong sinasabi ninyo. Husto ka na, iha! Sinabi na ni Rickmar sa akin ang lahat! Pabalibag na binuksan ng maluwang ni tatay ang pintuan ng bahay nila Mary. Dire-diretso siyang pumasok. Nag-inspeksyon sa loob ng bahay. Umalis na po kayo rito. Pakiusap po. Bakit? Dahil ayaw niyong malaman ng ibang tao na aswang kayo? Ha? Mga aswang! Mga peste! Pati pamilya ko, dinamay nyo! Tay! Tay, tama na ho. Wala ho dito si Manong Ed. Nakikita nyo naman si Mary, di ba? Baka biktima din siya ni Manong Ed. May mga pasa siya. Hindi totoo yan. Mahal ako ng tatay ko. Tinakpan ni Mary ang kanyang braso na puno ng mga pasa. Biglang tumaas ang kanyang mga buhok. Kami naman ni tatay ay napaatras. Hanggang sa makarating kami sa pintuan ng kusina, napatakip kami sa ilong dahil sa masansang na amoy. Bumukas muli ang pintuan ng bahay. Sabay-sabay kaming napatingin doon. Nakita namin si Manong Ed. May dala siyang dalawang malalaking plastic na may daman. Mary! Anak! Ito na ang hapunan mo. Oh, bakit nandiyan ka sa... Walang hiya ka, Eduardo! Pare! Huwag mo kong mapare, pare! Traitor ka! Ano ang nagawa ko sa iyo, pare? Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkasira ng pamilya ko! Aswang ka! Teka lang, Karding! Oo! Aswang ako! Aswang kami! Pero hindi ako ang dahilan kung bakit ka nalulong sa sugal at alak! Sinungaling ka! May pinainom ka sa akin kasama ng aswang mong anak. Kaya ako na adik sa sugal. May pinainom lang ako sa iyo para tumigil ka sa pananakit sa asawa at anak mo. Paano mo nagagawa 'yon? Lalo na't buntis pa ang asawa mo. Ano? Buntis? Tay, totoong buntis si nanay. Bakit walang nagsabi sa akin? Ayaw pong sabihin ni nanay, tay. Aalma na sana si tatay nang unahan siya ni Manong Ed. Inilapag dito ang dala niyang supot at isinarado ang kanilang pinto. Pasensya na kayo, pare. Gusto lang talaga naming magbagong buhay. Kasi yun ang pangako namin sa asawa ko. Bago siya mawala. Normal na tao lang ako bago ko nakilala ang asawa ko. Minahal ko siya. Kahit ano pa man siya. Nagsama kami at nagkaanak. Bilang normal na tao at isang aswang,
nagkaproblema ang anak namin. Kailangan niyang kumain ng lamang loob ng hayop. Kaso hindi yun sapat. Bumili kami minsan ng lamang loob ng tao sa morgue. Nakamamatay lang. Bakit po kayo dikit ng dikit kay nanay? Gayong mahal mo pala ang asawa niyo. Bilang isang ama, gusto ko lang gumaling ang anak ko mula sa sakit niya. Ang sabi sa akin, sanggol na hindi pa napapanganak ang dapat na kainin ni Mary. Naamoy ko na agad na buntis ang nanay mo noong unang dating pa lang namin dito. Noong una, plinano kong kunin si Nene. Ako ang dahilan ng pagkasakit ng tiyan niya. Kung nakikita niyong sobrang payat na ni Mary, ang huling kain niya ng buhay na hayop ay si Butch pa. Pasensya na kayo. Ibig sabihin, hindi ka ang pumatay kay Butch? Alam kong nakita mo ako at si Mary ang itim na pusa na nakita mo noon sa likod ng bahay ninyo. Ililibing ko sana si Butch gaya ng nakagawian ko pagkatapos naming kumain ni Mary. Pero naisip kong dalhin na lang si Butch sa bahay nyo para kahit papaano mabigyan nyo siya ng maayos na libing. Umalis na kayo rito. Bukas na bukas ay dapat wala na kayo rito. Hindi ko kayo isusumbong sa mga otoridad o sasaktan man lang. Lumayo na kayo sa pamilya ko. Alang-alang na lang sa pinagsamahan natin. Umalis kami ni tatay pagkatapos ng dagbong yun. Hindi na sila sumagot pa at sinarado na ang pintuan ng kanilang bahay. Kinaumagahan, narinig ko na naman ang ingay na nagpagising sa akin noong bagong dating sila. Madaling araw pa lang ay umalis na ang mga ito. Saka ko lang naalala ang feto sa loob ng malaking bote ng albularyo. Huli na para sabihin ko iyon kay Manong Ed. Ang tatay ko naman, ilang linggo nang nanligaw at humingi ng tawad kay nanay. Araw-araw niya itong sinusuyo at dinadala ng bulaklak at tsokolate. Hindi rin naman nagtagal. Bumigay na rin si nanay sa mga banat at panunuyo ni tatay. Babae ang naging bunso namin. Pinangalanan nga ito ni nanay ng Mary Edwina na hindi naman tinutulan pa ng aking ama. Maputi ito at walang sing-itim ang kanyang buhok. Naalaman ko na lang din sa bahay pala ng lolo ni Manong Ed ang bahay na nasa tapat namin. Kaya nga rin siguro hawig ni Mary ang bata na nasa family portrait na nakita ko doon. Sa ngayon, may bago na may-ari ang tapat ng bahay namin. Wala na ang dating bahay na tinitira nila Mary noon. Pinagiba na iyon sa kanagpagawa ng bahay na bago ang may-ari na nasa tapat namin. Maayos at simple at masaya ang aming pamilya. Natuto si tatay mula sa pagkakamali niya. Si nanay naman, paminsan-minsan ay nagseselos sa mga babaeng nagpapakyut pa rin kay tatay. Hindi na rin siguro mawala sa kanila yun dahil siguro parte na ng kanilang lambingan. Kahit wala ng aswang na mararanasan sa aming lugar, hindi na maalis sa isip ng mga tao na baka isang araw may sumalakay uli, lalo na kapag may buntis. Minsan ngang naging parte ng usap-usapan ng aswang sa aming lugar, kaya hindi na yun maaalis pa. Naging panakot na nga ng mga matatanda sa mga bagong babaeng nagbubuntis para mapasunod nila ang mga ito sa kung paano iingatan ang kanilang mga sanggol. Naging kaakibat na yun ng kanilang buhay ng mga taong nasa aming lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.